Ito ang pinaka-the best na regalo na matatanggap ko sa tanong buhay ko, sweetie. Thank you so much. Naiiyak na wika ni Raffy sa akin. Napaluha naman ako sabay hawak sa impis ko pang tiyan. Pagkatapos ay sumilay ang matamis na ngiti sa labi ko. Hindi ako makapaniwala na agad kaming makakabuo ni Raffy. Sa wakas nagbunga agad ang aming pagmamahalan. Masaya akong niyakap ni Raffy. Agad din naman akong nakalabas ng hospital ilang oras na pag-oobserba ng doktor. Naresetahan ako ng mga vitamins at sinabi sa akin kung anong mga bawal sa akin. Maayos naman daw ang aking pagbubuntis, pero kailangan pa din ng pag-iingat, lalo na ito ang aming first baby. Tuwang-tuwa sila mami at daddy nang malaman nilang pagdadalang tao ko. Agad namang hiniling ni Raffy na kung pwede sa kanila muna ako titira para maalagaan niya ako. Ayaw sanang pumayag ni mami dahil baka mahirapan daw ako kung sa ibang bahay pa ako titira. Pero nagiging mapilit na din si Raffy. Kaya naman wala na silang magawa pa kundi suportahan ang gusto namin. Mas gusto ko na din nakasama si Raffy sa lahat ng oras. Iba pa rin kasi kung katabi ko ito palagi para naman maalagaan niya ako. Hindi ko alam kung parte pa ba ng pagbubuntis ko ito. Pero palagi ko na kasing hinahanap ang amoy nito. Para akong tuko na laging nakakapit dito. Alagang-alaga naman ako ng pamilya ni Raffy habang nasa bahay nila ako. Lahat ng gusto kong kainin agad nilang ibinibigay. Mas lalong naging maalaga sa akin si Raffy. Binibigay nito lahat ng cravings ko. Halos hindi na din ito pumapasok ng opisina para maalagaan ako. Pinaubaya na rin namin sa mga wedding organizers ang pagsasaayos ng aming kasal. Wedding day. Abala ang lahat. Sakay ng bridal car kasama si Ayan Bella bilang aking maid of honor. Agad kaming bumiyahe papuntang simbahan. Naghihintay na sa akin ang aking groom, mga bisita, kaibigan at sila mommy at daddy. Ako na lang ang hinihintay. Laking pasalamat ko dahil kahit gaano kabisi sa study si Ayan Bella, nagawa pa din itong makauwi para saksihan ang pag-iisang dibdib namin ni Raffy. Noong una nagulat ito dahil ninong kong makakatuluyan ko. Pero nakita kong masaya ito para sa akin, lalo na nang malaman nito na buntis na ako. I'm so happy for you, Ate Mira. Akala ko talaga mas mauna pa akong ikasal sa'yo noon eh. Nakangiti nitong wika sa akin. Halatang puyat ito dahil kagabi lang dumating galing Amerika. Thank you, Bella. Akala ko talaga pihikan lang ako noon kasi wala akong magustuhan sa mga manliligaw ko. Yun pala may lalaking nakatadhana sa akin. Alam mo bang sobrang saya ko ngayon? Wala na akong mahihiling pa. Natagpuan ko na ang lalaking kaya kong ipaglaban at ibigay lahat ng nais ko. Masaya kong sagot dito. Napakaganda mo, Ate Mira. Kaya imposibleng hindi mabibighani ang kahit sino sa'yo. Sinasabi ko na nga bang attracted sa'yo ang may-ari ng kotse na nabangga ko noon eh. Kitang-kita kong pagkatulala niya nang makita niyang beauty mo, kaya nawala ang tapang. Natatawang sagot ni Ayan Bella habang inaalalang nangyari noong naaksidente kami. Natawa na din ako. Paano ba naman dinaan ko rin sa tapang ang lahat, lalo na nang makita ko na may kasama itong babae sa kotse. Sana mahanap mo na din ang lalaking para sa'yo, Bella. Alam mo bang hindi natuloy ang kasal nila Kurt at Trina? Seryosong wika ko kay Bella. Nakita kong natigilan ito pagkatapos ay lumamlam ang mga mata. Sorry kung nabanggit ko sa iyong bagay na ito, pero alam kong ikaw ang mahal niya. Ang pagkakamali nga lang niya, hindi kanya nagawang ipaglaban. Pero alam mo bang hanggang ngayon hindi pa rin nagpapakita si Kurt? Kahit ang pamilya niya wala pa rin balita sa kanya kung nasa na siya ngayon. Pagpapatuloy kong wika kay Ayan Bella. Bumuntong hininga ito at tumanaw sa labas. Kitang-kita ang pagpipigil nitong maiyak. Walang duda, mahal pa nga nitong lalaking yun. Hanggang ngayon nasasaktan pa rin ito sa mga nangyari sa kanilang dalawa. Hinawakan ko ito sa kamay. Tipid naman itong ngumiti pagkatapos ay ikinurap-kurap ang mga mata. Ano ka ba, ate? Dapat ang tungkol sa love life ang pag-uusapan natin. Dahil kasal mo ito, ikwento mo naman sa akin. Paano siya nagtapat ng pag-ibig sa'yo? Excited na tanong nito sa akin. Agad naman akong napangiti nang maalala kong kagagahang ginawa ko ng gabing yon. Sino ba naman kasing tangang gustong magpaturo ng kung paano humalik sa sariling ninong? Halik na nauwi sa kama at bigla ang kasalan. Mariens, POV.
Napaluha ako habang nagpapalitan ng I-dos ang anak kong si Miracle at si Rafi. Parang kailan lang, pero ang bilis ng panahon. Ilang buwan na lang ang bibilangin at magkakaroon na kami ng apo dito. Masaya ako para sa anak ko. Dahil kitang-kita ko kung paano ito alagaan ni Rafi. Kahit papaano, nasisiguro namin na magiging maayos ang buhay nito sa piling ng kanyang asawa na si Rafi, na best friend namin. Shh! Tama na yan. Masyado ka namang emosyonal. Baka isipin ng mga bisita hindi ka masaya sa kasalang ito. Bulong sa akin ni Gio. Sabay hapit sa aking bewang. Sumilay naman ang matamis na ngiti sa labi ko nang tingnan ko ito. Masaya lang ako para sa anak natin. Ang bilis talaga ng panahon. Bubuo na siya ng sarili niyang pamilya. Hindi ko na siya makikita araw-araw. Emosyonal kong sagot dito. Nginitian naman ako ni Gio. Ganun talaga. Darating at darating talaga ang panahon na iiwan na tayo ng mga anak natin. Pero hindi ibig sabihin noon na ayaw na nila sa atin. Kailangan lang nilang buuin ang sarili nilang pamilya. Hayaan mo. Lagi naman nating dadalawin si Miracle sa bahay nila, Rafi. Maging masaya na lang tayo para sa kanya, sweetheart. Malambing na sagot ni Gio at yumuko pa ito para halikan ako sa aking noo. Agad ko namang pinunasan ang luha sa aking mga mata hanggang sa natapos ang seremonyas ng kasal. Kasunod nito ang picture taking, kaya naman agad kaming lumapit sa bagong mag-asawa para mag-congratulate at magpa-picture na din. Isang masayang Miracle ang aking nakita, kaya naman tuwang-tuwa na din ako. Congratulations, Mira. Magiging mabuti kang asawa, ha? Bawas-bawasan ng katarayan para naman maging maayos ang pagsasama nyo. Nakangiti kong bati dito, sabay halik sa pisngi nito. Niyakap naman ako ng anak ko. Thank you, Mommy. I love you po. Wika nito sabay halik sa pisngi ko. Kumikinang sa tuwa ang mga mata nito, kaya naman lalong nagiging maganda. Pagkatapos ay binalingan ko si Rafi, na noon ay abala din sa pakikipagkamay sa mga bisita. Hanggang sa nagpa siya nang lumabas na kami ng simbahan, napansin kong nakasunod sa amin si Ayan Bella. Nakangiti ito habang hinawakan ako sa kamay. Thank you, Bella. Kahit abala ka sa pag-aaral mo, na pagbigyan mo pa rin ang ate Miracle mo na makadalo ka sa kasal niya. Wika ko dito. Ngumiti naman ito. And of course, Mom, basta para sa pamilya, dadating ako kahit gaano pa ako kaabala. Grabe, ang bilis na buo ng love story ni na ate Miracle. Ilang buwan lang akong nawala tapos heto ikinasal na agad siya. Natutuwa nitong sagot. Masyado kasing matinik ang groom kaya ganoon. Idinaan sa biglaan si Miracle kaya hindi na nakapalag. Sagot ko naman dito. Natawa naman ito. Hinintay lang namin na makalabas ang mga bagong kasal sa loob ng simbahan at dederecho na din kami sa reception. Bestie, wala na talagang kawala si Miracle kay Rafi. Talagang binakuran niya na. Nabigla pa ako nang biglang magsalita si Rica sa aking tagiliran. Sa sobrang abala kanina, ngayon lang ulit kami nagpang-abot. Si Ayan Bella naman ay bahagyang dumistansya sa amin upang salubungin ang paglabas ng bagong kasal. Well, wala na kaming magagawa pa. Nagmamahalan naman ang dalawa kaya tatanggapin na lang namin ang buong puso. Isa pa, hindi naman dehado ang anak ko kay Rafi. Alam naman natin kung gaano kabait ang kaibigan nating yon at kamaasikaso. Tsak na magiging masayang buhay ng anak namin sa piling niya, bestie. Yan lang din naman ang mahalaga sa amin ni Gio. Hindi na namin tinitingnan kung gaano kalayo ang agwat ng mga edad nila. Mahabang sagot ko naman dito. Masaya na itong tumango. Kaya nga, bestie eh. Swertihan lang talaga pagdating sa pag-ibig. Yung iba kailangan munang lumuha ng dugo bago ma-realize kung gaano niya kamahal ang isang tao. Sagot naman nito. Pinandilatan ko naman ng mga mata kaya natawa na naman ang lukaret. Gusto na naman itong halungkatin ng nakaraan. Sigawan ang naririnig ko sa paligid ng lumabas ng bride and groom. Agad akong hinawakan sa kamay ni Gio upang lapitan ulit ang bride at groom nang bigla kaming napahinto. Nakarinig kami ng dalawang magkakasunod na putok ng barel. Biglang nagkagulong mga tao. Agad naman akong niyakap ni Gio hanggang sa narinig namin ang sigaw ni Carmela. Ayan Bella! Ayan Bella! Sigaw nito na may kasamang pag-iyak. Agad akong napakala sa pagkakayakap kay Gio. At nagmamadaling lumapit sa nakahandusay na katawan ni Ayan Bella.
nagkulay pulang pang itaas na bahagi ng gown nito. Dahil sa dugo na lumalabas sa katawan nito, agad na dumaloy ang luha sa aking mga mata at agad ko itong dinaluhan. Bella, baby! Agad na sigaw ko dito, sabay hawak sa mukha nito. Habol ang paghinga nito kaya naman agad ko itong kinandong. Mommy! Mommy! Naluluhang sagot nito. Kitang-kita sa mga mata nitong paghihirap habang pinipilit ng umiti. Narinig kong nagkakagulo ang buong paligid. Parang bigla namang huminto ang mundo ko nang makita kong unti-unting ipinipikit ni Ayan Bell ang kanyang mga mata. No! No, baby! Huwag mong ipikit ang iyong mga mata! Huwag kang matulog, Bella! Dadaling ka namin sa hospital! Halos nage-hysterical kong wika habang haplos ang maganda nitong muka. Hindi ko na kaya, mami. Sobrang inaantok na ako. Wika nito habang habol ang paghinga. Agad naman akong humiling habang hilamang aking mga mata ng luha. Kahit na, labanan mo muna ang antok mo. Please, Ayan Bella. Please, lumaban ka. Lumaban ka, Bella. Halos pasigaw kong wika dito habang tinapik-tapik ang mukha nito. Pagkatapos ay binalingan kong sino man nasa likod ko. Tumambad sa paningin kong umiiyak na din na si Miracle. Hawak ito ni Rafi habang pilit na pinapakalma, samantalang hindi ko mahagilap si Gio. Parating na ang ambulansya, konting tiis na lang, sagot ni Rafi at alata sa mga mata nito ang galit. Umiiyak naman si Miracle habang nakatitig sa nakahandusay na si Ayan Bella. Hindi din naman nagtagal at dumating din ang ambulansya. Agad nilang isinakay si Ayan Bella upang dalhin sa pinakamalapit na hospital. Samantalang kitang-kita sa mga mata ni Miracle ang trauma sa mga nangyari. Nagpumilit pa itong pumasok sa loob ng ambulance para samahan si Bella. Kaya wala nang magawa pa si Rafi kundi sumakay na din. Naiwan naman akong hindi alam ang gagawin. Bestie, huwag ka masyado mag-alala. Maaayos din ang lahat. Tumulong na si Joey at Gio para habulin ang gunman. At dumating na din ang mga pulis para mag-imbestiga. Wika sa akin ni Rika. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyari ito, bestie. Sa dinami-dami ng tao dito sa simbahan, bakit si Ayan Bella pa ang kanilang pinuntirya? Hindi ko matatanggap na mawawala siya sa akin. No, ang anak ko. Prinotektahan namin siya sa lahat ng aming makakaya. Pero ito lang ang mangyayari sa kanya. Sobrang sakit. Umiiyak na wika ko dito. Agad naman akong niyakap ni Rika. Magdasal na lang tayo na malalagpasan niya ang lahat. Alam ko kung gaano ito kasakit sa inyong pamilya. Pero hindi pa itong katapusan ng mundo. Magbabayad ang sino man ang may gawa nito. Naiiyak na sagot naman ni Rika sa akin. Ma'am, tama na. Hindi po kayo dapat magpadala sa matinding emosyon ngayon. Naharang ang gunman sa isang checkpoint sa hindi kalayuan dito. Kaya malalaman din natin kung sinong may pakanan ng lahat ng ito. Sa ngayon, kailangan muna natin umuwi ng mansyon para makapagpahinga ka. Wika naman sa akin ni Christian. Hindi ko na malayan ang paglapit nito. Binitiwan naman ako ni Rika sa pagkakayakap, kaya agad akong niyakap ng anak ko. Hindi ko kayang mawala sa atin si Ayan Bella, anak. Napakabait niyang bata para mangyari sa kanya ito. Wala akong nababalitaan na may kaaway siya. Kararating niya lang dito sa Pilipinas, kaya imposible na may kagalit siya. Umiiyak na wika ko dito. Narinig kong pagbuntong hininga ni Christian at inakay ako papunta sa sasakyan. Agad akong inalalayan na makasakay pagkatapos ay muli nitong binalikan si Rika para kausapin. Pagkatapos ay muli itong bumalik at pumasok na sa loob ng sasakyan. Sila tita nang bahala sa mga bisita. Pwede silang dumiretso sa reception area para makakain. Sila grandma at grandpa naman kasama si Rafael at Aling Rosing ay pinauwi ko na lang muna ng mansyon. Mommy, ipanatag mong iyong kalooban. Matapang si Ayan Bella at hindi siya basta-basta mapapatumba ng kung sino. Seryosong wika ni Christian, pero halata sa mukha nitong itinatagong galit. Nasaan si daddy mo? Tanong ko dito. Hindi ko na kasi ito muli pang nakita pagkatapos dalhin ng ambulansya si Ayan Bella. Nasa police station siya kasama ni Tito Joey. Ano mang sandali malalaman na natin kung sinong nasa likod ng kaguluhan na ito.
Huwag kayong mag-alala. Kapag malaman ko kung sino ang nasa likod nito, sisiguraduhin kong pagsisisihan niya to habang buhay. Wika ni Christian, kasabay ang pagtagis ng mga baga. Naluha naman ako. Gusto kong dumiretso muna tayo ng hospital kung saan dinala si Ayan Bella. Gusto kong masiguro na nasa maayos siyang kalagayan. Patuloy ang pag-agos ng aking luha habang sinasabi ang katagang yon. Natigilan naman ito. Pero nagbilin si Daddy na iuwi muna kita ng mansyon para makapagpahinga ka, Ma'am. Hindi ka pwedeng masobrahan ng pagod. Pagkahatid ko sa'yo, ako na lang ang pupunta ng hospital at balitaan na lang kita kaagad. Isa pa, nandun sila Miracle at Ninong Raffy. Sila na muna ang bahala kay Ayan Bella. Sagot naman ni Christian, umiling naman ako. Hindi, gusto kong makasiguro na maayos na siya, Christian. Hindi din ako matatahimik sa mansyon habang nasa bingit ng kamatayan si Ayan Bella. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang pagdaanan ito. Isang linggo lang ang itatagal niya dito sa Pilipinas dahil babalik agad siya ng Amerika, pero ito pang nangyari sa kanya. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi ko na sana siya pinauwi pa. Kung buhay naman niya ang kapalit ng lahat ng ito, nanatili na lang sana siya sa Amerika. Hindi ko matanggap ang nangyaring ito sa kanya, Christian. Gawin niyo lahat ng inyong makakaya para makamit ni Ayan Bella ang hustisya. Mahaba akong wika dito. Huwag kayong mag-alala, Ma'am. Sisiguraduhin kong pagbabayaran nilang ginawa nilang ito sa kanya. Ibabalik ko sa kanilang sakit na nararanasan ng pamilya natin ngayon. Itinaon pa talaga nilang sa kasal ni Miracle ginawa ang bagay na ito. Kung gusto niyo pong sa hospital muna tayo, sige po. Pero ipangako niyo sa akin na magpapakatatag kayo. Kung ano't ano man ang mangyari, tanggapin niyo po ng buong puso. Huwag niyong kalimutan na nandito lang kami na nagmamahal sa inyo, Mommy. Madamdamin na sagot ni Christian. Agad naman akong tumango. Mabilis kaming nakarating ng hospital kung saan dinala si Ayan Bella. Naabutan namin si Raffy na pilit pinapatahan si Miracle. Suot pa din ito ang damit pang kasal. Pero may ilang bahid na ng dugo na galing kay Ayan Bella. Agad itong lumapit sa akin nang mapansin na parating kami. Mommy! Mommy! I'm sorry! I'm sorry! Umiiyak na wika nito sa akin. Pagkatapos ay yumakap ito. Shh! Tahan na. Hindi mo kasalanan na nangyari para mag-sorry ka. Sagot ko naman dito habang marahan na tinatapik ang likod nito. Pagkatapos ay tiningnan ko si Raffy. Kumusta siya? Kumusta si Ayan Bella? Agad na tanong ko dito. Nasa operating room siya ngayon. Kailangan ng agarang operasyon upang tanggalin ang bala na malapit sa kanyang puso. Sagot ni Raffy, parang bigla naman akong nanghina sa sinabi nito. Napakalas ako sa pagkakayakap kay Miracle at nangihinang napaupo. Huwag kayong mag-alala, tutulong ako sa paghahanap ng hustisya para kay Ayan Bella. Alam niyo kung ano ang kakayahan namin, ng aming pamilya. Makakamit ni Ayan Bella ang hustisya sa lalong madaling panahon. Kasalanan ko to, Mommy. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi ko na sana siya pinilit pang umuwi dito sa Pilipinas para saksihan ang kasal ko. Umiiyak na wika ni Miracle. Wala naman akong naging reaksyon sa sinabi ni Miracle. Ang isip ko ay okupado ni Ayan Bella. Alam kong malala ang tama nito at anumang sandali ay maaaring hindi nito makayanan ang lahat. Pilit namang pinapatahan ni Raffy ang kanyang asawa. Si Christian naman ay tahimik lang sa isang sulok. Pulang-pulang mukha nito sa matinding galit. Iuwi mo muna si Miracle. Hindi siya pwede magtagal sa hospital dahil sa kalagayan niya. Kami na lang muna ni Christian ang bahala dito. Seryoso kong wika kay Raffy. Agad namang umiling si Miracle. Hindi. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ako makasiguro na maayos na siya. Kasalanan ko to kaya dapat lang na hindi ko siya iiwan sa ganitong sitwasyon. Umiiyak na sagot naman ni Miracle. Huwag matigas ang ulo mo, Mira. Hindi ka pwedeng magpaka-stress ng ganito. Buntis ka at kailangan mo ng pahinga. Sagot ko naman dito. Umiling naman ito kasabay ng paghawak sa kanyang tiyan. Taranta naman na napaalalay dito si Raffy. Napatayo ako nang mapansin kong namumutla si Miracle. Agad naman akong napasigaw upang humingi ng tulong. Agad naman kaming dinaluhan ng mga staff ng hospital. Isinugod ng emergency room si Miracle dahil bigla itong dinugo.
Hindi ko alam kung paano namin malalagpasan ang dagok na nangyari sa pamilya namin. Akala ko magiging maayos ang araw na to dahil sa kasal ni Miracle at Rafi. Pero kabaliktaran ang lahat. Saksi ang langit sa aming pagdurusa. Marian's POV. Parang torture sa akin lahat ng mga kaganapan. Mabuti na lang at agad na naagapan si Miracle at hindi napahamak ang ipinagbubuntis. Kasalukuyan itong nasa loob ng private room at nagpapahinga. Patuloy na sinisisi nitong sarili dahil sa mga nangyari. Samantalang hindi pa rin lumalabas mula sa operating room ang mga doktor na nagsasagawa ng operasyon kay Ian Bella. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas pero pakiramdam ko para akong kandila na unti-unting nalulusaw. Ganito palang pakiramdam na may isang miyembro ng pamilya ang nasa bingit ng kamatayan. Pakiramdam ko mauuna akong mawala ng hininga dahil sa matinding pag-aalala. Dinala ko ng mga pa ako sa maliit na chapel dito sa loob ng hospital. Sa mga ganitong pagkakataon, wala akong ibang makapitan kundi ang pananampalataya sa Diyos. Sana maghimala ang langit at huwag muna niyang kunin sa akin si Ian Bella. Masyado pa siyang bata at marami pang pangarap sa buhay. Kaya sana naman huwag muna. Malayo pang mararating nito at hindi ito naging isang masamang anak. Kailanman ay hindi ko naramdaman na nagalit ito sa akin. Kahit na malaman ito na hindi akong tunay niyang ina. Nakaluhod ako sa harap ng altar nang may humagod sa aking likuran. Nang lingunin ko ay sumalubong sa paningin ko nag-aalalang si Gio. Agad akong napayakap dito. Wala akong ibang ginawa kundi ang umiyak habang nakasubsob ang mukha ko sa dibdib nito. Puro buntong hininga lang ang tangi nitong sagot habang hinahagod ako sa likuran. Nang mahimasmasan ako ay agad niya akong inakay palabas ng chapel. Para namang wala ko sa aking sarili na nagpatianod dito. Everything will be okay. Nahuli na ang utak sa pagbaril kay Ian Bella. Umamin ang gunman at agad na inaresto ang nag-uto sa kanya para patayin si Bella. Agad na wika ni Gio, pagkaupo namin dito sa isang cafeteria. Hindi ko na malaya na dito niya na pala ako dinala. Anong dahilan niya? Bakit niya gustong ipapatay si Ian Bella? Wala akong naalalang tao na kagalit niya. Mabait siyang bata, Gio. Kaya imposibleng pag-interesan niya ang buhay ni Bella ng ganun-ganun na lang. Humihikbi kong sagot dito. Iyon ang akala natin. Malaki ang galit ng suspect kay Ian Bella. Kaya niya nagawa ang bagay na yon. Hindi niya matanggap na hindi natuloy ang kasal nilang dalawa ni Kurt. Si Ian Bella ang sinisisi niya kung bakit hindi siya sinipot ni Kurt sa kanilang wedding. Wika ni Gio. Natigilan naman ako. Hindi ko makuha ang ibig nitong sabihin. Paanong nasali sa usapan ng tungkol sa hindi natuloy na kasal ni Kurt? Walang niya siya. Hindi na kasalanan ni Bella kung hindi man siya sinipot ng Kurt na yon sa kasalan na yon. Lumayo na si Bella kaya dapat hindi na nila dinamay pa sa kanilang gulo. Nangihina akong sagot kay Gio. Hindi ako makapaniwalang nang dahil sa selos na gawa niyang ipapatay ang walang kamalay-malay na si Ian Bella. Kahit papaano nabalitaan ko din naman ang tungkol sa pagpapakasal ni Kurt sa ibang babae. Alam ko din na yun ang dahilan kaya hiniling ni Ian Bella na mas gusto niyang ipagpatuloy ang pag-aaral sa ibang bansa. Don't worry, sweetheart. Sisiguraduhin kong pagbabayaran ito ng lahat ng sangkot na nangyari kay Bella. Hinding-hindi ko sila mapapatawad at pagdudusahan nila habang buhay ang mga nangyari ngayon. Seryosong sagot ni Gio. Lalo naman akong naiyak. Hinding-hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila kay Ian Bella. Pati pagbubuntis ni Miracle muntik na mapahamak dahil sa walang kwentang bagay na ginawa nila ngayong araw na to. Gusto kong mabulok siya sa bilangguan. Hindi makatao ang ginawa niya. Umiiyak na sagot ko kay Gio. Agad naman itong tumango. Nakakulong na siya ngayon, sweetheart. Hinding-hindi siya makakalabas ng kulungan. Pagdudusahan niya lahat ng kasalanan na nagawa niya. Sagot naman ito. Pareho kaming natigilan ni Gio nang marinig namin na tumunog ang cellphone nito. Agad namang tumayo si Gio nang makita nito na si Christian ang tumatawag. Agad niyang sinagot at ibinalita ni Christian na tapos na daw operahan si Ian Bella at gusto daw kaming makausap ng doktor. Hinawakan ako sa kamay ni Gio at inakay pabalik papuntang operating room. Pareho kaming kinakabahan sa naging resulta ng operasyon ni Ian Bella. Dok, kumusta ang anak ko? Anong lagay niya ngayon? Agad na tanong ko sa doktor nang makalapit kami. Malungkot itong bumaling sa amin.
Mr. and Mrs. Villarin, gusto ko lang po sabihin sa inyo na ginagawa namin ang lahat upang mailigtas ang pasyente. Tumagos ang bala malapit sa kanyang puso at may malaking bahagi ng ugat ang tinamaan. Kaya nasa critical stage ang pasyente magpasa hanggang ngayon. Although natanggal na namin ang bala pero hindi pa rin tayo nakakasiguro sa kanyang kaligtasan hanggat hindi siya nagigising. Bibigyan namin siya ng 24 oras na magising. Kapag hindi nagkamalay within 24 hours, ikinalulungkot kong sabihin na hindi tayo nagtagumpay para mailigtas siya. Lalo akong nanghina sa sinabi ng doktor. Pakiramdam ko mauubusan ako ng lakas sa sinabi nito.